Yang kok okay guys, luto na to. Ayan, titikman ko muna. Titikman ko muna guys, yung tama na yung alat niya. Okay guys. Hello guys. Gandang araw, kusina day ngayon, ang inyong ka-B-Cool. Magluluto ngayon ng laing, ang inyong ka-B-Cool. Yan guys, nandito ang mga ingredients, papakita ko sa inyo. Ito guys, yung main aking lulutuin, yung laing. Ito yung laing. Ito yan guys, papakita ko yung brand yan. Dry taro leaves. Yan guys. Naka-vacuum. Galing Pilipinas. Siyempre, gagamitan ng sibuyas guys. Luya. Yan, nahiwa-hiwa na. Bawang. Or cubes. Pampalasa. And siyempre, sili. Dahil Bicolano ang cook. Yan, kaya what's up mga ka-B-Cool? So guys, niyog, pipigain ko yan para makuha, lumabas yung gata. At may sahog siyang lempo, pork. Yan, ito, patutuyin ko muna ito. Gigisahin ko lang siya sa kanyang sariling mantika. At lalagyan ko rin siya guys ng dried fish. Yun, daing. Ayan guys. Pakita ko sa inyo mamaya yung pagluluto. Okay guys, habang magpipiga ako ng niyog, papakuluin ko na tong pork. Ayan, sasalang ko na yan para kumulo siya para mag-crunchy muna siya bago isahog yung lalabas na yung mantika niya. Mga ka-B-Cool, ito yung laing, dried siya. Gagawin ko, pakukuluan ko muna to ng 30 minutes sa water. Pero after ng pumulo yan, tatapon ko yung water niyan. Ang purpose niyan para lumambot lang yung dahon. Sobra kasi yung pagka-dry niya. Tubigan lang siya guys, gan. Kahit paramihin nyo lang yung tubig para mas maganda. Pakuluan sa tubig. Tapos itapon yung water saka ilalagay yung gata. Ayan. So guys, yung pang sahog kong pork, kumukulo na rin. Ito na yung aking pang sahog na pork to. Malapit na siya mag-brown. Pag lumabas na yung mantika niya, i-tap ko na yan. Tapos saka ko yung tap-tap mamaya dun sa gulay na laing. Ang bango na. Ngayon naman, pipigain ko na yung niyog. Palalabasin ko yung gata niya. Ang unang piga, ito isang tasa lang na tubig. Kasi isi-separate ko ito mamaya. Ayan. Isang tasa lang siya muna. Naka-sumpat din. Pipigain ko ito. Hanggang lumabas yung purong gata. Guys, okay na ito. Sit-press ko na siya. Hello! Press ko na. Siya na. Ito na yung unang na-press kong gata. Sisipirin ko ito. Strainer muna siya.
guys, ito. Unang gata, pure. Si-separate ko muna ito. Itatabi ko lang. Pangalawang higa, guys. Yan. Gagamit din tayo ng hot water para lalong lumabas yung gata. Okay. Yung pangalawang gata, guys, estimate nyo na yung sabaw ng gulay. Gaano siya karami. Yan. Okay na yan. Nadagdala ko ng malamig para hindi mahirap higain sa kamay, guys. Yung gata na mapipiga ko dito, siya na yung gagamitin ko dun sa gulay pagkatapos yung magpakuluan. Medyo mainit nga lang kasi. Ito na yung pinapa-brown ko na pork. Yung aking sasahog. Yan. Okay na siya. Na lumalabas na yung mantika niya tapos nag-brown na siya. Yan. Mamaya, yan na yung isasahog ko sa gulay. Ito rin yung isasahog kong dried fish. Yan. Mas lasa siya talaga. Mayroong dried fish at mayroong pork. Pagkasan ko muna siya para nawala lang yung mga alikabok ng prenotes ko. Kabikol. Ayan. Makikita nyo na palambot ko na yan. Tinapon ko yung water nyan. Ito guys, ilalagay ko na yung ito. Makikita nyo, ito yung piniga akong gata. Ilagay mo ng konti. Ayan. Ito guys. Ilalagay ko na siya dito sa gulay. Ayan. Pinapakita ko naman yung gata. Ilagay na yung piniga kong gata kanina. Ayan. Ngayon susunod kong ilalagay guys yung mga ingredients, yung mga sahog. Ito yung daing na dried fish. Pero guys, ito yung pork. Yung kaninang pina-brown ko. Ayan siya guys. Babasa yung matika. Ilalagay ko na siya guys. Mas maganda na sa ilalim siya para pagkulo or nandun yung lasa. Guys, okay na lang yan. Napakagaling na asawa ko magluto ng pambikol eh. Ayan guys. Kaya natin yan. Ano po ba ang sikreto niyan? Kailangan po ba magata, sir? Wala namang sikreto, basta lutuin lang talaga. At may kasamang pagmamahal. Guys, ilalagay din yung sibuyas, luya. Pang marami yung ginawang luya. Pang malakasan eh. Huwag natin ubusin yung luya. Hindi ko ubusin yung luya guys. Pang marami yung ipirinyeter na natin buhay. Nalakasan ko lang yung apoy para magbili siyang kumulo. Siyempre guys, lalay ko rin yung bawang. Sama-sama na rin yan. Bawang. Yung sili guys, gugupitin ko para lalong lumabas yung anghang. Ayun, nalagay ko na rin yung nor cube para lumasa lalo siya. Yung sili guys, gugupitin ko sa dalawa para lalong lumasa.
sikreto ng mga Bicolano. Yung dapat maanghang yung luto. Pero tama na yung guys, baka hindi makain ng mga kasama kong babae. Ayan. Kasama na yan. Tayo lang na kumulo guys. At mayroon pa pala, ito pa guys, yung dried fish. Ito. Sa ibaba. Mamaya, ay ipapailalim na lang pag kumulo na siya. Guys, antayin ko lang na kumulo siya. 2 minutes. Basta ko, patutuyuin yan guys, so yung mawala yung sabaw. At kung naalala nyo yung unang pinig akong gata, yung sinipirito, mamaya yun ang huling ilalagay ko dyan. Sige lang. Balik ako guys. Ayan guys, mapapansin yun. Dinipat ko ng pinagluluto ang yung aking laing para mapakita ko sa inyo na maayos. Ayan yung kanina, dyan siya kanina guys. Ito guys yung siniperate kong unang premise. Ito yung kinapi ko na unang tiga ng gata guys. Yan. Lalagay ko na siya ngayon. Yan guys. Lalagay ko na siya dyan. Yan. Antayin ko ulit yan guys na matuyo or maluto yung gata guys. Yan. Yan. Unang lahatin. Yan guys. Linipat ko siya dito para mapakita ko sa inyo yung pagkulok ng pure na gata. Yan guys. Okay. Sarap to guys. Ito yung mga special na tinuluto sa Bicol. Yan guys. Nakikita ito. Dito siya kanina guys. Inalis ko dyan sa kandilo para mapakita ko ng maayos sa inyo. Ayan. Ayan. Kita nyo guys. So, yung gata. Sa tingin ko palang masarap to. Ayan. Kikita nyo. Iniibabaw yung pure na gata. Ayan. Lilipat ko siya. Ayan po, mga kabikul. Ayan. Pupokus ko. Ayan. Trinanster ko siya ng lutuan para may pakita ko sa inyo na maayos yung resulta ng laing ala Bicol. Ayan po. Ayan po. Si DMSTV Bicol. Sana magustuhan ko ng mga kakain. Kung gusto nyo rin magpaluto guys, i-message nyo lang ako sa comment section ng aking YouTube channel. Pwede natin ipadala yung PC or talabat or may mga order online. Pero invite nyo lang ako guys pag gusto nyo magpaluto. Pag kayang lakarin, lalakarin ko lang. Ayan ang makikita mo guys yung gata. Talagang umiibabaw siya. Antayin ko lang yan guys ng mga 5 to 10 minutes para maluto yung gata. At after nyan, pwede na kumain. Okay guys, luto na to. Ayan, titikman ko muna yung alat. Tikman ko muna guys yung tama na yung alat niya. Okay guys. Okay na guys, tama yung alat niya. Ayan. Di ako naglagay masyado ng asin kasi dahil sa dried fish. Ayan. Ready to eat na ito guys. Thanks for watching. Ang kusinero. Si Manoy ang kusinero.
Thanks for watching, guys. Please like and subscribe my YouTube channel. Ayan. And click na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga susunod na video. Thank you. God bless.